What's up sa mga ka-YouTube ko dyan? Kumusta kayong lahat? At welcome dito sa part 2 ng YouTube Specials. Ang topic natin ngayon ay kung ano nga ba ang kauna-unahang Android smartphone. Madami sa atin ang mas gusto ang Android phone. At bakit? Dahil mas madaling gamitin at subok na. Pagdating sa wide selection of application, malamang hati talaga ang fans ng Android at iOS ng Apple pagdating sa mga pictures. At kung hindi nyo pa pala napapanood ang YouTube Special Part 1, ay maglalagay ako ng link dito sa gilid o sa description box. Simulan na natin. Ang Android ay isang mobile operating system na ginagamit kadalasan sa mga smartphone, smart TV, at smart watches, at kung saan-saan pang gamit. Ito ay open source na ang meaning ay pwede mong baguhin o i-modified ang software depende sa pangangailangan ng user interface. Ito ay hango sa Linux kernel na isang open source at may kinalaban sa lahat ng operation ng program na tumatakbo sa isang device. Ang Android ay isang open handset alliance at pinatatakbo ng higanteng kumpanya na Google. Kaya minsan, pagbago ang Android smartphone natin, kailangan natin mag-sign in ng ating Google account para magamit natin ang full potential ng isang Android device. Ang Android ay na-introduce noong November 2007 at na-release noong September 2008 dahil sa development nito. Ang Android Inc. ay itinatag ni Andy Rubin. Kasama niya ang mga co-founder na sina Rich Miner, Nick Sears, at Chris White. Simula ng September 2008, napakadami ng update ang nagawa ng Android para mapaganda pa at mapadali ang user experience. Kung ikaw ay isang Android user, hindi lingit sa kaalaman mo na ang lahat ng Android version ay nagsimula sa mga dessert at matatamis na pagkain. At ito ang mga version ng Android na hango sa sweets. Ang kauna-unahang Android dessert ay ang Android Cupcake na i-release noong April 27, 2009. Sumunod ang Android 1.6 Donut, September 15, 2009. At ang Android 2 to 2.1 Eclair noong October 26, 2009. Android 2.2 na pinangalanan na Proyo, May 20, 2010. Android 2.3 Gingerbread, December 6, 2010. Android 3 Honeycomb, February 22, 2011. Ang Android 4 Ice Cream Sandwich, October 18, 2011. At ang isa sa pinaka nakilalang version ng Android ay ang Android 4.1 Jelly Bean noong July 9, 2012. Sumunod noong October 31, 2013 ang Android 4.4 KitKat. Lollipop naman November 12, 2014. Ang Android Marshmallow 6, October 5, 2015. Ang Android 7, Nougat, dated August 22, 2016. Ang Android Oreo 8 to 8.1 ay na-release noong August 21, 2017. At ang pinakahuli sa mga dessert version ay ang Android Pie na version 9. Ang mga sumunod na version ay tinawag na Android Q o Android 10 last year September 2019 at ang beta na Android 11. Pero bakit huminto na sila sa mga dessert at bakit ginawa na lang number ang mga latest na Android version? Ang dahilan ay para maiwasan na ang pagkalito sa mga version ng Android at mas malinaw na ito sa mga user ng Android phones. Tama nga naman kasi nakakahilo din ang mga pangalan nila. Alam nyo ba na ang unang mga lahi ng Android ay dapat lamang sa mga DSLR cameras? Kaso hindi pumatok sa masa.
mas exciting na talaga ang mga bagong update ng Android sa mga sumusunod na taon. Kumbaga, mas madami silang features na naidadagdag. Kabilang dito ang pag-translate ng iyong language pagdating sa mga emergency. Kung ikaw ay ibang lahi at hindi nakakapagsalita ng local language, ay pwede kang maipasa sa isang translator para ma-report ang kinalalagyan ng emergency. At in an instant, ay kaya kang malocate sa iyong kinalalagyan. Pangalawa ay Android Earthquake Alert System. Ito ay mabilisang pag-notify sa'yo kung may lindol na nagaganap gamit ang Shake Alert. Galing diba, tinututukan talaga na lang yung safety ng bawat isa. Ang susunod ay ang Android Auto na mahalaga na nakapokus tayo habang nagmamaneho ng sasakyan. Kaya pwede mo nang makontrol ang phone mo nang hindi hinahawakan ng smartphone mo habang nagmamaneho ng kotse. Pati na din ang pag-alam ng schedule at appointments mo ng hands-free. Ang susunod ay bedtime mode. Ito ay parang silent mode ngunit may iilang nadagdag na features tulad ng dark mode at sleep track upang malaman mo kung ilang oras na ang tulog mo. Pwede ding mag-play ng automatic sounds galing sa Spotify at YouTube Premium at mild alarm. May idea ka na ba kung ano ang kauna-unahang Android smartphone? Ito ay ang T-Mobile G1 o mas kilala din sa tawag na HTC Dream na isang slider smartphone na may Asserti keypad. Inannounce noong September 2008 sa United States at nai-release noong October 2008. Ito ay may version na Android Donut 1 to 1.6. Ito na naman ang pinakamagandang tanong. Gano'ng nga ba kaganda tong T-Mobile G1 at ang mga specs nito? Ito ay may resolution na 480 by 320 pixels, capacitive touchscreen 65,000 colors, may CPU na 528 MHz, ARM 11, GPU na Adreno 130, may chipset na Qualcomm MSM7201A, 192MB random access memory, 256MB storage capacity, up to 16GB micro SD card, 3.15 megapixel camera autofocus with video recorder. Wala itong selfie camera. 1150 milliampere hour lithium ion battery. May bigat na 158 grams. Equipped ng Bluetooth 2.0. Pwede mag-play ng MP3 at capable ng loudspeaker. May mga kulay na white, black at brown. May network technology na GSM at HSPA. At halos bumenta ng 1 million units sa taong yun. Nakakatuwang malayo-layo na din ang narating ng Android pagdating sa software development. At humahataw pa din sa paggawa ng mga makabagong innovation pagdating sa mga smartphones. At napakagandang balikan ang mga una nilang achievements at milestones. Ikaw ka YouTube, anong Android ang gamit mo?